Bobby, what is your name? Who's he made us drink to drink? We drunk and we got drunk and let her think. She thinks I'm cool. She gave me a week. Uy, ano dol? Ayos no? Kinis no? Manyakis talaga. Manyakis talaga, oh. Ano? Hindi daw manyakis. Sige nga, kung hindi ka manyakis, anong kulay ng bracelet niya? Wala, anong kulay ng bracelet niya? Hop. Wag kang ma-scroll back, Hindi ka pala manyakis, ha? Anong kulay ng bracelet to? Kung saan-saan kasi yung mata, MC Fish TV pa rin to, ho. Sagutin mo ko, ho. Hindi daw manyakis. Wala siyang bracelet, nag-isip ka pa. Wala siyang bracelet, kala mo, ha. Manyakis ka talaga, ha. Kung saan-saan kasi yung mata mo, ha. What's up, ha, keepers? What's up, supporters? And what's up, sa ating the 1K subscribers? Welcome for this another informative and educational video of MC Fish TV. Hello. Kumusta na naman kayo, guys? Buhay na naman ang lahat. Dito na naman tayo sa panibagong video na i-upload natin. Kung saan, guys, pag-uusapan natin yung culling. So, yun, guys. So, isa yan sa mga laging tinatanong ng mga subscribers natin, ng mga fish keepers natin, yung mga, especially yun sa mga newbies na gustong mag-breeding or nakapag-breeding na, pero hindi nila alam kung paano mag-selection ng mga isda nila. So, yun nga, guys, no? Isa sa mga importante yung ginagawa ng mga breeders is yung culling. So, dyan kasi lahat magsisimula kung paano nila i-separate o paano sila magse-select ng mga isda para makapag-provide ng mga selected or yung mga high quality goldfish. Pero bago natin malaman na kabuuan ng video na to, panoorin muna natin. To! So, nandito naman tayo sa favorite portion natin. Kung saan, magpapashoutout na naman yung mga subscribers natin, yung mga fans natin, yung mga supporters natin. Medyo mahaba-haba yung listahan natin ngayon, guys. Kaya simulan na natin yung boss. First shoutout. Shoutout to Raymond Pacoma, RX Goldfish of Butuan City, East Drugs Aquatics of Pagadian City, Jameson Lantaka, Iggy Boy Espinosa, Gwyneth Pancho, Mr. Siroma, Jude Gibilonda of Domaguete City, Southside Fish Keepers of Sipalay City, Negros Occidental, Richard Enteng of Tagbilaran Bohol, Josnek Grand Films, La Norte Goldfish Club, South Bukidnon Goldfish Club, KSA Goldfish of Bacolod City, Richard Silvestre of Digo City. So isa po yan sa mga gumagawa ng ano siya. Gumagawa ng mga poster namin o ng mga design, mga poster sa mga pinapanjiyo namin yan. Sir, shout out kay Mr. Richard Silvestre. Kaiser Pet Transport, Mr. Kaiser Ozarraga and Dominic Maramara, Sir Dexter De Los Santos and Mr. Jasper Vicilius of Sangkana. Yun, guys, no, pasensya sa mga hindi na shoutout kasi medyo mahaba yung listahan. Sa next video na lang natin sa shoutout yung iba. Kaya maraming salamat pa rin sa suporta. Ayun nga, yun ang Boss Pass shout out. So yun, guys, no, yun, pag-uusapan natin ngayon ang culling. So ano ba yung culling? So yun yung mga ginagawa ng mga breeders natin sa mga fry or sa kahit hindi na fry, kahit mga malalaki-laki na ng mga isda, sabihin na magse-select tayo. So yung culling, guys, parang is to separate the goods sa hindi good. So, parang ganun. So, mangyayari dyan, pinatanggal nila yung mga may mga flaws ng mga isda, yung may mga diferensya, o yung mga rejects, kumbaga, in short, mga rejects, yun nga.
So based on my experience guys, meron akong 3 stages ng culling. So yan ngayon ang pag-uusapan natin. Kung ano yung first stage, ano yung second stage, at ano yung third stage, at bakit yung ginagawa, at paano yung ginagawa, at paano mag-select ng mga isda. So yun guys no, yung sa experience ko, meron akong 3 stage ng culling. So first stage, usually, sineseparate ko yung goods dun sa mga may flaws. So, ginagawa ko din yan, pinagsama ko na rin yung sizing. Kasi sa akin, yung mga maliliit, sinasama ko rin dun sa may mga flaws ko or sa mga reject. So, yung may mga malalaking fault na yun. So, tinitignan ko dito yung buntot muna sa first stage. Buntot muna yung tinitignan ko. So, ito yung mga kailangan natin i-prepare. So bali dito guys, dito ko lalagay lahat yung ano, yung mga fry ko. So meron akong 2 lalagyan din. Ito, kabilaan po yan. Yan. So mamaya dito ko lalagay yung mga goods. Tapos dito naman, lalagay ko yung mga hindi ko napili, yung may mga flaws. So kumbaga mga reject. So ito naman guys, actually ginagamit din to kasi mas madali makita yung ano, makita yung shape ng buntot. Tapos first culling niyan is ano muna, top view. Kasi doon mo makikita kung single tail ba siya o yung fused tail o yung magkadikit yung buntot niya. So kunin ko muna lahat yung mga ano guys, yung mga fry. So guys, no, huwag natin kalimutan, napaka-importanting bagay, counter clicker po, para ma-determine natin kung ilan numbers yung mga na-select mo, para ma-monitor mo kung may namatay, malalaman mo agad kung ilan na lang yung natira sa mga selections mo. So actually dito pa lang guys, makikita mo na yung mga single tail dahil sa blue background niya. Yan, makikita mo na rin yung size. Ma-determine mo na yung size at malalaman mo na rin yung may mga fault. So itong white basin na to, magagamit mo na lang siya sa ano, for clarification, o yung sisiguraduhin mo talaga na single tail ba siya o ano, yung hindi mo siya masyadong ma-identify na may fault siya. So pwede mo itong gamitin. So start na tayo guys. So yan guys, no, usually yan ang mga tinitignan ko, yung sa buntot yan. Complete yan. Walang, hindi siya magkadikit, hindi siya single tail. So yun yung usually na sineselect ko. Tapos average sizes. So yung mga ganito, mga maliliit, yan. Yan. Hindi ko na yan kinukuha. Sineseparate ko na yan. Sinasama ko na yan dun sa may mga fused tail, may mga single tail katulad nito. Yan o, medyo mabuka yan. Pag mabuka, tapo na yan. Pag mabuka, pangit na sa pagtumubo. Pag tumubo yan, pag lumaki, yung ano niya, yung swimming pattern niya is iba. Ito, good example to guys. So yan, maganda yung ano niya. Hindi siya masyadong mabuka at hindi rin siya masyadong madikit. Saka kita-kita na hindi siya fused tail. Ayun. So yun guys, no, pagkatapos natin mag-culling, so ito, ready na po yun sila for transfer para sa regrow nila. So dito natin nilalagay yan later. Ayan. So yun, first stage culling. So yung mga hindi naman napili guys, pwede mo naman pamigay yun sa mga pamangkin mo, pwede mo pamigay sa mga kapitbahay mo, pero sa akin, binibenta ko na lang siya as feeders kasi marami din mga bumibili nun. Usually yung mga nag-aalaga ng mga monster fish, yun. So stage 2 culling guys, na naman after, let's say, after regrow, let's say mga 1 month. So medyo malaki-laki na yung mga isda niya, nasa mga 1.5
inches tip to tip. So sa second stage ng culling natin, ang i-determine naman natin dito is yung mga deformity sa katawan. Let's say yung mukha o yung sa mga fin nila, kasi usually hindi namin natin nakikita dun sa first culling kasi medyo maliliit pa sila. So dito ngayon sa second stage, tignan natin din yung ano, yung sa anal, dun sa tail din nila, also dun sa dorsal. So sa dorsal, importante hindi siya bali. Yung sa culling ko naman sa dorsal, sa selection ko, mas maganda yung straight, okay lang din yung curve. So walang problema sa curve. Yung sa anal naman, kailangan pantay, hindi masyadong magkadikit, hindi siya masyadong buka. Pag titingnan mo siya sa gilid is hindi lumalabas yung anal niya, pero meron pa rin yung ano, meron pa rin, kasi hindi, wala namang perfecto ni isda eh. So meron pa rin mga folds yan yung sa anal niya, especially sa base yan, yung hindi nakikita yan. Isa din sa mga sineselect ko pa rin yan. Ang importante, hindi siya nakalabas at hindi siya nakadikit. Sa tail naman, importante yung ano, yung balance, tapos yung hati niya dun sa gitna, hindi yung sagad, yung hindi rin siya buka, hindi siya yung open, yung ano, nakabuka yung tail niya, kasi pag lumaki yan, nakabuka yung tail, iba yung langoy niyan eh. Mas maganda yung hindi rin siya masyadong magkadikit. Let's say pag i-top view mo siya, naka ano siya, naka 45 degrees. So yun. Pag side view naman, yung sa tayo ng tail niya dapat ano, hindi siya naka ano, hindi siya sumusobra ng 45 degrees. Yung masyadong tumba. Para sa akin, prefer ko yung ano, nasa 40 degrees. 40 to 45 degrees 'yun, maganda na 'yun yung tayo niya. Tapos sa katawan naman, so yung sa katawan, kailangan yung kung gaano kalaki yung katawan niya, nakakompensate nung tail niya. So ibig sabihin, proportion ng yung katawan niya dun sa tail niya. Kasi meron iba na short body tapos mahaba yung tail, pangit tignan yun, sa akin reject yun. So kailangan proportion, balance lang siya yung ano niya, yung build ng katawan niya, balance dun sa tail niya. So hindi siya masyadong, kung short body lang siya, kailangan ding hindi masyadong mahaba yung ano, yung tail, hindi masyadong malaki. Or kung mid lang yung size niya, so kailangan nakakompensate talaga ng tail yung katawan niya. So ayan guys, no, tignan natin dito sa ano, sa mga for second stage culling na to sila. Kaya tignan natin kung yung mga sinabi ko kanina, ma-apply ba natin yun. So let's go. So ayan guys, no, isa sa mga prefer ko na ano, na itsura is yung mga ganito, yung nagko-compensate lang yung katawan niya dun sa yung tail niya, nagko-compensate lang din dun sa katawan niya, hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong mahaba. So yung dorsal niya, hindi naman siya bali, medyo curved lang siya, pero sa akin pasado na yan. So yung tail niya, hindi siya masyadong lagpas sa 45 degrees, nakatayo siya ng kote yan, okay sa akin yan. So ayun, dito naman tayo sa anal fin niya. Yun. So dual, dalawa, hindi masyadong magkadikit, hindi siya masyadong buka. So yan, so check natin yung iba, no. So ito, dito makikita guys, no, yan yung hindi mo nakikita na sa unang ka, sa first stage culling mo yan, sa second stage nakikita ko na yan. So baliko yung ano niya, fin niya. So ayan, so tapo na to. Hindi, iyan na natin to, separate din to. Ito rin sa single anal to siya, pero gitna yan, maganda gitna. Kaso lang yung sa dorsal niya, parang may bali. So tapon to. Hindi, separate lang to. So nung ganito, prepare ko pa rin yung ano, as long as di hindi bali yung dorsal yan, curve lang, okay sa akin yan. Kinikip ko pa rin yan.
So yan yung mga pasado ko sa ano, pasado ko sa second stage ko. So, isa rin to, maganda. Ayan. So ito rin guys, no. Isa sa mga sinasabi ko kanina yung ano, buka yung tail, yan, buka. So pangit tingnan. So para sa akin ano, out yan. So yun nga guys, no. Bali yung mga napili mo, so proceed naman yun sa ano, doon naman mapupunta yun sa selection for potentials na. So yung mga hindi mo naman napili is mahuhulog na yun dun sa ano, sa mga pet quality o yung commercial fish kung tawagin. So bali yung mga napili mo, proceed naman yun sa third stage ng culling. Yun nga guys, no, for selection naman tayo ng mga potential. So kaya na sinabi nga kanina, wala naman talagang isda na perfecto. So ang gagawin natin dito, so yung sa selection na to is as much as possible, konti lang yung mga flaws ng isda, konti lang yung ano niya, konti lang yung mga fault niya. Kung may fault nga siya, yung ano lang, mga minor fault lang niya. So nagbe-base na tayo dito sa katawan, yung body build na niya, overall yung sa ano kanina, yung mga selection natin kanina na yung sa buntot, na wala siya mga ano, hindi baliko yung fin niya, hindi baliko yung ulo niya, yung mukha niya, yung sa anal fin naman niya, hindi siya nakalabas. Ayun. So doon na tayo guys magse-select yung sa mga ano mo. Kasi yung mga iba diyan, as they grow, lumalabas yung mga ano, yung mga fault niya. Though may potential siya pero nakakaroon na sila ng mga fault. So mangyayari naman diyan yung mga nagkakaroon ng mga ganung ano, problema, hindi mo na sila ma-select. Doon na sila mahuhulog sa mga breeder quality. So matitira na naman doon yun na yung mga potential. So yung mga potential na yun, yun na yung mga isasala natin for grooming. So yun na, potential sila for show, pero hindi ibig sabihin na potential sila for show is mananalo na sila or maglalaki na sila, magaganda yung result ng grooming nila. From the word potential, may potential lang sila pero kailangan pa rin silang i-groom. Titignan pa rin natin kung anong magiging resulta ng grooming. So yun, kung pwede na ba talaga silang isalang or pwede ba talaga silang isalang sa mga shows. So tignan natin yung iba dito sa third stage ng culling natin. So actually guys, yung iba kanina sa selection ng stage 2, meron na akong mga binalik dito kasi nakita ko na sila kasi kagad ng potential yun. Yun yung dalawa na yan. So ito yung sa iba. So yung isa dito is may potential sana to siya, kaso nagka-fold yung ano niya, nagka-fold yung tip ng tail niya. Pero still maganda pa rin siya. Yung sa anal niya, tapos yung katawan niya. So mahuhulog na lang to siya sa breeder. So breeder quality na lang to siya. So gagawin ko na itong breeder in the future. So itong isa, nakikitaan ko ng ano, potential ito. Yan. Though curve lang konti yung dorsal niya, pero we will see kung anong magiging result pag i-groom natin. No? So itong isa, nahulog lang din to sa ano, sa breeder quality. So, kasi medyo tubingi yung mukha niya. Tapos yung sa anal naman niya, single anal siya, tapos meron siyang ano, meron siyang konting kink dun sa loob sa base. So still maganda pa rin gawing breeder, future breeder, no. So yun guys. So yun guys, no, yung mga pinakita ko sa inyo na 3 stage ng culling is based lang sa experience ko yun. So kasi may iba, hindi na sila nagka-culling or yung culling nila is resizing na lang. So separate na lang yung mga maliliit sa malalaki, tapos separate na lang yung may mga diferensya sa walang diferensya. So ganun yung sa ibang culling. Pero yung sa amin or sa ibang breeders na gusto mag-produce ng mga quality na isda, ang tinatawag nila dun is trick culling. So kaya from 1,000 pieces down to 500, down to 100 or down to 5 pieces. So ganun guys, best of the best yung ginagawa namin na pagsiselect o yung pagkakal. So medyo mahirap din yan, lalo na pag sa mga newbie, kasi yung sa selection kasi nagde-develop kasi yan
true time, especially ngayon na pangat na pangat yung qualities ng mga isda. So selecting skills mo rin is tataasan mo rin yung standard mo. So it takes time, no? Hindi yun na kinapabreeding na ako, magaling na ako mamili ito sa ganyan. Hindi, it will take time talaga. So makakailang breeding ka muna, maka 2 years to 3 years. Pero sa ngayon, sa generation natin ngayon, lahat ng information is nandito na sa internet. Meron din sa YouTube, sa mga YouTubers din na mga fish keepers din natin, meron din sila mga information. So halos lahat binibigay na ngayon sa mga newbies. So kaya yung learning sa fish keeping is hindi na masyadong mahirap. So meron pa rin kasi nag-develop ko siya So at least meron na kayong mga ideas na nakukuha kahit sa pagsisimula pa lang ng mag-fish keeping or mag-breeding ka na. So yun guys, no, sana nakatulong at sana may napulutan kayo na aral sa video na to. And hopefully ma-apply nyo din yan sa techniques na fish keeping ninyo. Kaya so yun nga, ito information na to guys is medyo basic lang to kasi masyadong vast kasi yung ng fish keeping, masyadong malaki. Kaya mas maganda kasi yung true experience talaga, yung sayo talaga mismo, ikaw talaga naka-experience kapag breeding ka, ikaw mismo makakaling, tapos makakompare mo sa iba yung selections mo. So dun matidevelop na yung selecting skills mo. Kaya breeding lang ng breeding guys, until makaproduce kayo ng magandang isda o makaproduce kayo ng magandang linya. So isa yun sa mga talaga nyan, crossbreed talaga, hanggang sa makuha mo na yung gusto mong katawan, gusto mong buntot, gusto mong body structure ng isda. So ayun guys, sana nakatulong talaga. So this is MC Fish TV, sign off muna tayo, bye bye.